Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Overtime. And this time, hisgutan na sab nato, basketball. And of course, let's welcome Attorney Oscar Oka Moreno. Sir, mayong hapon. Ay, sir, mayong hapon. And kumusta man ka? Okay lang, sir. Okay lang. Kwanta, no? So, sir, I don't want to deprive you of the honor of introducing our very special guest for this afternoon. Please go ahead. Yes, thank you, Attorney. And our guest this afternoon is a Filipino professional basketball player for the TNT Tropang Giga of the Philippine Basketball Association. He was drafted 15th overall in 2013 by the Talk and Text Tropang Texters. He started his career in Ateneo de Manila University, where he played for the university's basketball team, the Ateneo Blue Eagles. Educational background, taga Cagayan, high school, Pilgrim Christian College. And he spent his college at Xavier University, Ateneo de Cagayan, and then also at Ateneo de Manila University. And his career history in the PBA started in 2014 as Blackwater Elite until 2018. And then 2018 to 2019 with NLEX Road Warriors, and 2020 up to present, TNT Tropang Giga. Ayan. Career highlights niya, of course, PBA champion 2021, two-timer at PBA All-Star in 2018 and 2019, and a PBA Mythical First Team in 2020, and a PBA Mythical Second Team in 2018, and PBA Defensive Player of the Year in 2018, and a 3-time UAAP champion from 2010 to 2012. Ladies and gentlemen, let's welcome John Paul Poy Erram. Sir, kayo ba? Grabe. Salamat kayo sa pag-invitar. Grabe nga. Taas-taas po kayo. Salamat kayo. Salamat po. Pag-uli ni mo, Poy, wala ka matingala kay first time mo nga makatunog sa Dayawan from Manila? Natingala, siyempre, kay lahi ang language, dayon. Sa language palang daan, naglisod ko kay Bisaya man. So, siyempre, as katong pagdako na ako, ako na andan, Tagalog man yun. So, nag-adjust siguro about a year, adjustment. Pero, dali raman kay sa akong papa, Bisaya, akong mga eksoon, naanad na po sila niya. So, siyempre, wala mong kailangan choice kundili mag-adjust din. Oo. Nagganpod ko mga amigo po. So, ay, problema niya. Sila, ganahan po sila sa ko. Kaya Tagalog man ko. Siyempre, ang Bisaya pa, makastory ang Tagalog. Kaya walang binuangan man. So, okay raman sa ko, ha? Asa man ka sa Manila, nagdako, Poy? Nagipanganak ko sa Makati, diri sa, ano, sa Delpan. Di ako na, ano, dayon, moto. Actually, akong parents, nag-separate sila. Dahil akong papa na kami yung lain. So, dito, mo din itong story. Kaya din minagbalin o Cagayan. I see. Mm. So, pero taas ka na. For my age before, mubo, ang taas yun akong magulang. Ako, mubo man kay ko. Wala mo sila, natingala mga tao nga nung itaas ko galit. Itaas ko siguro mga high school na, first year high school. Okay, karon 6'8 ka, di ba? 6'8. Wow. Taas kayo. And unang kuang gisya, gamit gisya kayo sa national team gani Zell. I heard nga medyo naglisod ka when you were young nasa sa imong pagdako, Poy. Would you like to tell us your story kay I know nga medyo painful kini nga dumdumon pero I think ang ako sad makuha na to, maistoryahan na to para mahimong giya sa atong mga nananaw karon labi na mga kabatan-unan and sa mga ginikanan pod, no? Would you like to share with us your story sa imong pagdako, Poy? Na-experience gid na ako nga kanang walay makaon, experience na ako nga mangutang, wala ko ipambayad, experience na ako nga kanang ang pinakalisod gid na ako nga experience kay kanang dukot sa kanang karinderya kay pangayon ako na niya mangayo di kog sabaw
muna lang kung kanon kay wala mong kwarta, wala mong palit sa sundan, wala mong kapalit sa kanan. So ako nag-antos na lang ko kay unsaon man kay saman mga kay sa mga awat ko kay sa magbuhat ko og daotan na experience na ko ang kalisod. Makaingon gigo nga makaano gid ba kanang makawala gid sa kanang gana basta kinabuhi ba, pero mun to antos lang ko kay ang mga tao manggod gatras manggod sa kuwa nga kanang taas kog maabot. So syempre ang mga tao nga gatras eh, mo di mo gusto i kanang iano ba. So ako nanangkamot ko sa kong galingon kay kabulo ko nakita nila akong potential, so ako pod balag asa ko dalon sa kong potential basta maningkamot kung ang gusto ko in the future ma akong kinabuhi maplastar ba. So moto na sa akong kinabuhi sa pagka basketball player dili pod sa yon pod kay daghan pugog ka nang mga naabot nga ka nang mga hurdles pod nga ka nang mga adversity. Pero moto ako pong yun na sa unang gani wa ko makaon karon basketball na ni kaya ni nako. Yeah. Munang ko Ansel no ang sports manggod it's not all roses no. Na ay kung yun grabe kayo ang sports mo develop sa karakter mga pagsuway sa iyang karakter committed bagid siya, determined bagid siya, and then kana lang practice panalita no kung kana kayo grabe kayo ang demand sa practice no. In fact mas kung kana no and many others no munang character is really built over time. Who brought you sa Pilgrim? Sino ang naka-discover sa'yo? Ang pinaka naka-discover sa akin, si Coach Arvin Martinez po ang naka-discover sa akin. So, nagsugod. Nagsimula kasi yun, ano, may parade yung parang Milo Little Olympics that time sa Cagayan de Oro. So, wala pong basketball. So I played volleyball that time. Uh-huh. And then yun sa parade nakita kami ng isang player ni Coach Arvin, kinausap pa kami, hiningi yung number ko. Then from there months na walang tumatawag, walang nagme-message or whatever ganyan. And then one day sa school ko sa Look High School may dumating na player ni Coach Arvin. So yun kinausap ako na kung pwede mag-try out ako. Pero ikaw, maraming kang years under Coach Norman Black. Coach Norman, yes. Almost whole my career po sa UAP is with Coach Norman Black. Yeah, isa ka sa mga crown jewels na who made it really, really big in the basketball world. No? Naging national team member. Mythical Five and so on so forth, no? How does it feel, Poy? Yung basketball journey ko going to where I am right now is a different story. Hindi nila alam na talagang akala nila, si Poy, national team yan, ganito yan. Hindi nila alam kung ano yung mga pinagdaanan ko behind dun sa mga accolades na meron ako, ganyan. Before po ako nag-start ng basketball, nasa PBA ako, dinap po ako ng TNT. Naging practice player po ako ng TNT for 10 months. Dayon, ikuha ko sa Blackwater. From there, sa Blackwater, natagaan kong chance. Pero, niabot ang time na bangko, niabot kong balik. Dayon, pag-uman, na ACL din ko. Muto, second ACL na ako. So, akong una-una, kapoy naman kay pagod na po ako, ganyan. Pagod na ako sa basketball. Kasi nga, para every time na lang na you work harder even more, pero murag wala reward ba. So kapoy man kayo sa every time na lang sugod pagkabata na ako hantud karon, murag inani lang gyapon ang story ba, ang ending sa akong kinabuhi, murag inani lang gyapon nga wala gyapon pulos may nana. So ang doubt ga creep in na po sa akong utok ba o sa akong heart, murag di man gini para sa kuha. So muto na ICL ko, pero naningkamot gyapon ko, I took advantage dun sa injury ko na gumawa ako ng paraan na nag-research ako, nagbasa ako ng mga ito, kung anong makakatulong sa akin, ganyan. So, after ko ma-ACL, dun po nagsimula yung turnaround ng career ko nung na-ACL ako.
Kasi nung na-ACL ako, nakapag-isip po ako kung ano talagang kailangan kong gawin mentally and physically para sa sarili ko and para sa pamilya ko. Nag-turn around yung career ko after my ACL. Dito nagsugod tong 2018 mo tong nag-mythical team po ako, nag-defensive player of the year. And then, nag-national team ako. Mga mensahe mo sa aspiring athletes, no? Whether in basketball, in volleyball, in track and field, any sport, boxing, etc. Dahil dumaan ka sa pag-umpisa, not knowing kung anong direction mo and all that, no? And unsay imong ika-advise, boy, sa ila? Nakoy ka lang na I came across this parang quote. Your laziness is disrespectful to those who believes in you. So for me, kana pa lang quote, kung sa tanaw ninyo, sa inyong, sa mga inspiring athlete, may lalak sa tanaw ninyo, kanang kakapuyan na mo, kapuyan na kayo sa tanan. Kanang kapuyan naging kayo ba? Inyong una-unaon, ang inyong pamilya, una-unaon ninyo, ang inyong mga amigo, ang mga tao na nag-support sa inyo, muna inyong una-unaon kay kabalo mo nga, no, kay muna silang malipay kung ma-overcome ninyo tanan adversity, kung ma-overcome ninyo inyong fears, kung ma-overcome ninyo inyong mga problema, kay muna silang malipay. Muna silang ma-proud gina sila. Muna silang mukalat sa inyong storya. Muna silang magpa-inspire sa laing tao. Kung tapulan ta, kay siyempre, ang pinakadali gin buhaton is mukwit. Muna yung pinakadali. Kung mukwit ka, muna yung pinakadali. Pero kung mapadayon ka, muna yung pinakalisod. Pero, lisod na siya, pero at the end of the day, tanawa kung asa ko karon. Tanawa kung makita ninyo kung unsa na mo kalayo sa inyong kinabuhi. Kung where you were and then where you are right now. Kung maningkamot lang mo, kung di mo muundang. Kung magpatulang mo sa mga tamang tao na sumusuporta sa inyo, muna yung pinaka-importante. Kaya ang journey na to, as a person, watakabalo kung asa tataman. So might as well, everyday, improve your life, everyday, 1% at a time. Improve mo kung anong kailangan mo improve. As a, yung ugali mo, yung pagiging basketball player mo, yung talent mo, yung skills mo, you need to improve. Kung gusto mo talagang lumayo yung buhay mo sa kung nasan ka ngayon, kung gusto mo mag-improve, kailangan talaga tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi at the end of the day, ikaw lang, sisisihin mo lang din sarili mo. Might as well gawin mo lahat para sa'yo. Para sa'yo at para sa pamilya. May mga lessons, meaningful lessons ba? Kung ano man ito, pwedeng ma-share para matutunan din ang ating mga viewers, yung mga meaningful lessons from your coaches na sa tingin mo hindi lang siya applicable sa sports, kundi applicable din siya sa buhay natin? I think, your willingness to listen, yun yung pinaka-importante. Siyempre sa mga coach, pag nakikinig ka talaga, mas na-appreciate nila yun eh. Listen and then absorb kung ano yung tinuturo nila. Kasi, yun nga, if you listen and you absorb, share mo din sa ibang tao yun eh. As you grow, pag ikaw naman yung tumanda, ikaw naman yung nasa posisyon nila ngayon. Kasi share mo rin yung mga nasi-share nila eh. So, I think that's the best part na pwede kong, na nakuha ko sa kanila lahat. Na, kasi sila, yung experience nila, mas mataas yung experience nila compare sa akin eh. So, kung makikinig ka talaga sa sasabihin nila, really, yung mga sinasabi nila, mapabuhay man o sa coach or sa mga situational na sa laro, mga ganyan, kung makikinig ka talaga, marami kang matututunan. So, dun, yun po yung pinaka, for me, yun yung pinaka meaningful lesson na masishare ko sa iba na pag nandun kayo sa posisyon na kung player kayo, kailangan marunong kayo makinig. Kasi pag marunong kayo makinig, dyan kayo tatagal. Dyan mas tatagal yung karir nyo. Kasi, ano yan eh, basketball is a small world lang po sa Pilipinas ang basketball. So, siyempre, kailangan marunong ka makinig para sabi, o yan, mabait to, nakikinig yan, marunong yan sa mga ganito, madali na yan. So, yun po yung pinaka-the-best na pamasishare ko talaga. Yeah. Foy, mga anak mo, ilang taon na sila ngayon? Yung panganay ko po, mag-3 sa November 16, itong November. Yung bunso ko, 1-year-old, lalaki. Tapos may incoming pa po ako, lalaki din. Ako.
Baka ano yan, mga 7-footer na yung mga yan, ha? Sana, sana. Sana. And of course, ano yan, no? Ang ganda ng journey ni Poy, no? And umuwi ka pa rin dito every now and then. Actually, ito yun, wala pa po. Dugay-dugay na kuha ka uli. Sugod na itong pandemic, wala pa ko uli. Dapat supposedly, nami dula diya, pero wala na da yun. Pero okay, wala pa may ka uli. Kay busy ma, busy diri. Kay giantuan na ko to akong mama sa Amerika. Si Sarot, tawagan pag-iapon mo. Wala na kayo. Busy naman po to niya. Lahi naman po to yung ano. Wala ka kayo. Wala siguro siya sa MPBL or something. Akong wala lang ako. Last time ano siya, pangayon mo itong sapatos ako. Kaya gahatag mo akong sapatos sa iya. Kada magkita mi, mato mo siyang balay, mga ayaw sapatos. Yeah. Muna iyang kauban sa Ateneo. Kauban. Eh. And nahuman mo si Sarot Giapon, di ba? Apo. Nahuman Giapon. Pero wala, nauna ko sa iya. Nauna lang ko sa iyo mga 1 year siguro. Lagi. Boy, I know kuan ka, no? Busy kay ka and you just had your practice and kapoy ka. It's time to rest. Lamira ba na ikatulog, Zel? Just practice. Salamat kay Boy. And your closing statement sa atong mga suki, not only katong nananaw karon but katong who will also watch in the coming days, no? Kay naaman ni sa atong Facebook account, Boy. Unang-una, pasalamat po ako sa inyo for letting me share my journey sa mga nanonood. And then, yun lang. Just believe on yourself and then always put God first, and then yung mga tao na naniniwala sa inyo, wag niyo sasayangin yung tiwala nila. Yes. Maraming salamat po. Namunang gwapo nga lesson niya, and kuang kayo, no? And then katong iyang after suffering an ACL, which is career stopping, no? He did not give up. Yeah. He did not give up. Na overcome na niya, he rebounded from that, showed his resiliency, and he emerged stronger from that. Yeah. Gwapo kayong istorya. Salamat kayo. Poy, salamat kayo, mga igsoon. Salamat, Chad, for joining us. Stay safe, and be careful sa mga biyahe karon sa para sa kalag-kalag, mga biyahe dito sa probinsya. Salamat, mga hapon, sa tarang. Yeah, thank you very much. Sir Poy, salamat. Salamat kayo, ma'am. Salamat. Thank you. And mayong hapon kaninyong tanan, and stay safe. Poy, salamat. Poy. Salamat po. Salamat, ma'am. Thank you. Good luck, yeah. Salamat kayo. Good luck salamat sa iyo. Salamat, salamat, salamat. Good luck, yeah.